pag-ibig, hassle pa ang buhay at kailangan mo lang masasandalan. Andito kami para sa inyo dahil lagi GB, basta kapiling ka! Bago tayo pumunta sa mga letters nyo, katropay, basahin muna natin ang mga ambag nyo online. Ang dami nag-react sa performance kanina. Galing kasi. Sobra, sobra. Oh. Wish granted agad-agad, diba? Yes. Oh, by the way, keep posting on YouTube, okay? And Twitter. Mm-hmm. Okay, let's check them out. Yes, pero I think ano na lang, mamaya na lang ang mga to. Ay, ito na. Oo, mamaya na lang to. Pero, okay. Ito na yung mga letter senders talaga yes, natin. Yes, kaya pero before natin kausapin ang ating ka-feeling for tonight, magbibigay muna tayo ng advice sa mga ilang nag-send ng letters sa atin. Sa mga nag-yes, kaya ito na muna. You go, Miss Gay. Ito nga, sabi niya, di na ako pinapansin ng kaibigan ko mula nung nireport namin sa barangay yung bahay nila na maingay magkaraoke gabi-gabi. Suyuin ko ba siya o hintayin ko siyang mag-get over? Oh. Maghulay. Talagang yun yung ano level nyo na, no? Sinumbong mo na sa barangay, kakaiba na talaga yon. Siguro, nasabihan mo na rin siya. Tsaka, mahirap talaga pag gabi-gabi, no? Kasi parang walang respeto dun sa yung kapitbahay. So, kung ako sa'yo, piniko hindi ko nasusuyuin, may pagka-FO, friendship over na. Totoo ba? Eh, kasi binaranggay mo ni. Parang tinaas mo na siya sa ibang authority. Imbis na kinausap mo siya, siguro kasi nakausap mo na siya noon, parang napagod ka na rin. Tsaka, para lang sa katahimikan ng lahat, yun, sinumbong mo na talaga siya. Eh, kasi may repercussions yun eh, diba? Or sometimes, yung barangay, mabait, yung warning lang. Pero still, nakakatampo nga din naman dun sa kabila. Tsaka, feeling ko lang ha, ginawa mo talaga yun kasi hindi mo na kinaya. Pati yung friendship, hindi mo na kinaya. Normal lang ang mapuno. Tsaka, mapuno ang pasensya. Diba, matapos ang pasensya. Tsaka, since kung gabi-gabi ba naman, diba dapat ng pag-video ko, maiintindihan ko kung ako ang kapitbahay, sa akin lang naman to. Kung ako ang kapitbahay, maiintindihan ko kung occasionally birthday nito. I minsan lang, isang beses lang naman mag-isang birthday. Hindi pa natin sure kung masusunod pa ulit. Eh, baka araw-araw kasi may birthday sa kanila. Ang nakakaloka dito, every day daw, every night. So, kung ako din naman, ipapabarangay ko yun. Baka iba't ibang membro kasi ng bahay nila, may birthday parati. Wow! Ayun, nakakaloka sa kanila. Gumawa sila ng bata, magkakadigsong, magkakalapit. ako, I will, I contradict your juxtaposition. Oh, sige, ano? Yun, ang gusto ko para sa ating katropay ay suyuin siya. Kasi para sa akin, ang pagtampo sa dahil sa karaoke, gabi-gabi. Karaoke? Ang ganda ng pronunciation mo naman ang karaoke. Karaoke. Oo. Hindi yun yung valid na rason para hindi, para sa akin, hindi sobrang severe na rason para mag-end ng friendship kaagad. Kasi syempre, nagigets ko naman na syempre galit ka na. Na gabi-gabi naririnig mo yung mga yun, di ba? Na may music parati hanggang. Kung kaibigan mo ko, isusumbong mo ko sa police, sa barangay. Pero, kailangan mo intindihin na magkapit-bahay kayo eh. So, you will be with each other for a long time. Mahirap na kapag lalabas lang kayo ng bahay tapos biglang dapat kinukonsider niyo yung nararamdaman din ng mga kapit-bahay niyo. Paano pag may trabaho yan? Paano pag papasok pag call center? Oy, gabi pala yon. Paano pag maraming trabaho, papasok ng maaga? Eh, di kayo lang dapat yun. Eh, kayo lang nagreklamo ito na lang. Kung nagbibidyo kayo ng maaga, nagbibidyo kayo kagabi-gabi, ikaw ang magpasweldo dun sa magpupuyat. Na, pero may sense din naman to si Aaron. Sabi niya kasi, sa future, sense, in the future kasi, eventually, baka kailangan nyo ng tulong. Gets ko naman yun kasi pag neighbors, di ba, sino tatawagin mo kung wala ang tao sa bahay mo? Ghostbusters. Yung kapit-bahay mo. Pero still, sa akin, friendship over pa rin. Pero ikaw. Same tayo. Ako talaga susuyuin dahil you never know when you need them. Okay, bye. Pwede naman magpatayo ka ng boarding house tapos yun doon ka humingi ng tulong pag close na kayo. Okay na, okay. Ang tawag ng borders. Borders. Border doors. Ito naman ang ating sunod na letter sender. Tama, no? Naabutan ko si Mama nung umuwi ako ng madaling araw na may ka-video chat. Hello? Na di ko kilala. Ooh. Ayun naman pala, hindi daw kilala. Nasa isip ko kasi baka tatay niya din pala. Hindi ko kilala. Nakita niya ako at nag-end call at nung tinanong ko kung sino yon, sabi niya, wala lang. Ngayon, nadulas ako sa tatay ko tungkol doon. Ikukwento ko na ba o lulusutan ko na lang? Hello? Ang nanay mo ay isang malaking tagapagtaguyod ng inyo. Hindi. Kung ako sa'yo, sabi ko nga,
ang tawag dito, ang pagiging loyal or faithful ay walang pinipiling edad. Nasa ano yan, wala yan sa ligawan stage, jowaan stage, or mag-asawa stage. Dapat faithful ka. So, sabihin mo sa tatay mo. Pero paano mo alam, no, kung nanuloko talaga siya, mali mo, nagbe-video ako ng kaibigan. So, sinasabi mo na isusumbong mo talaga? Isusumbong ko talaga. Dapat faithful tayo. I object! Oh, ako rin! I object! Kasi, wait lang kayo, sa akin manggaling yung faithful ako. Siguro siloso ka, no? Hindi naman. Medyo. Feeling ko, what if, nagka-character play lang sila ng tatay niya? Ako, pero ang akin talaga ha, hindi naman porket ano naman ay nanloloko. So ang akin, sabi mo naman sa tatay mo, in a way na what you see is what you get. Na nakita ko si mama may kissing Santa. May gusto na ibang lalaki sa inyong problema na 'yon, kasi syempre relationship problems are between the people in the relationship. Kaya wala na ako doon. Ang nakakainis kasi dito, sabi nung anak niya, tinanong niya daw yung nanay niya kung sino 'yan. Eh hindi nga sumagot. Parang wala to, parang ganoon. Nataranta si mami. Dapat kung wala kang tinatago at di ka nagchichit sa asawa mong lalaki, binigyan mo ng assurance yung anak mo, ito sa katrabaho ko to, kaya ito, tingnan mo pa. Di ba? Baka bigla kasi. No, never stop it. What if masyadong bata pa yung letter sender natin, kaya hindi niya ma-explain? Kung bata ka, huwag kang mag-social media muna. Bata ka pa pala. Tsaka hindi, baka pag mas nag-explain ka pa, ibig sabihin nun, mas nagiging defensive ka pa. Hindi nga mag-explain, tatanungin niya siya ng anak. Oh. Ikaw, isumbong. Ako hindi, kasi hindi mo pa alam yung story. Parang mag-investigate more muna. Ganito na, paano tayo magkagulo? Sabihin mo sa tatay mo, tapos pa-investigahan mo na lang sa tatay mo. Huwag mo kami ginugulo. Nakagulo na. Yun na ba yung sagot natin sa lahat ng mga tanong na to? Okay. Pero ito yung last question natin. Nag-submit na ako ng resignation sa 5-year job ko dahil di umuusad ang position ko sa kumpanya. Tama naman ba ang ginawa ko, di ba? Nako, ang masasabi ko dyan, katropay, is 5 taon ka na nandyan and ina-assume ko na naghahanap ka ng promotion. Kaya ang gusto mo para sa sarili mo is umunsad palalo. Kaya kung hindi mo yun nakukuha sa current company mo, you have every single right to resign and then look for another type of career na mas magbe-benefit pa para sa iyo, di ba? Kasi kapag corporate na, especially kapag corporate yan, may mga ibang kumpanya talaga who will keep you in their place talaga for as long as they can kasi less gastos on their end. O, kayo ba? Never give up, never surrender. Ako yun. Oh. Ako yung tipong taong hindi mag-resign agad-agad kasi hindi mo pa na-explore yung mga options mo. Feeling ko lang ha, letter sender, baka hindi mo pa rin na-communicate dun sa boss mo na gusto mo magkaroon ng promotion kasi sometimes kailangan mo kausapin yung boss mo eh. Parang mapansin ka, what if hindi naman talaga siya, or ikaw, hindi ka talaga, ayun, nagpapakitang gila. Sometimes kailangan yun ng boss mo. So, pag na-communicate mo yon sa boss mo, masasabi niya sa'yo, then show me this, ba? Diba? At baka maging option ka. Pero kailangan mo i-communicate yun. Eh, 5 taon na siya nun, hindi ba assumption na kapag nasa isang kumpanya, umuusad ka agad? Hindi lahat ganun. Okay, ikaw, yung 5 years, hindi pa ba enough yun? At saka, it depende din sa kumpanya. Kung international yung company, yon mas madaming options. Pero kung local, it depends din talaga eh. Pero you have to explore, hindi yung give up agad. Ikaw ba, Luke? Para sa akin, ikaw rin, tinanong mo kami, pero feeling ko ikaw rin makakasagot yan. Pagpakiramdam mo, hindi ka nag-grow, umalis ka na. O kaya kung hindi ka na po-promote sa 5 years na, baka hindi ka nga magaling. Galingan mo! Hindi, yun ang sinasabi ko, galingan mo pa. Oh, yes po si ano, Lucas. Baka, galingan yes lang ah. The views and opinions of the show do not. Sabi ko sa inyo, first time ko. Galing. Ayan, maraming salamat sa mga katanungan nyo. Katropay, sana nakatulong kami sa inyo. At mula sa padala nyo mga issue, pumunta naman tayo sa isang katropay natin na naghihintay para ibahagi ang kanyang kwento at katanungan. So tawagin natin ang ating ka-feeling for tonight. Ayan na! Hello, M!
Hello po. Good evening po. Hi, hi si Mother M. Hi, Mother M. Hi. Welcome po to the show. Anong kwento nyo para sa amin tonight? Ako po si M. Ampon po ako sa pamilya namin. And nasolidarin ko po yung isang kasama ko sa bahay namin. Yung iba kundi ang aking stepmother. Mother M, stepmother po siya na nagre-renahan talaga sa bahay namin. Do hindi po siya kasal sa daddy. Nagre-renahan. Ilang taon na ba yan? Ilang taon na ba yung stepmother mo? Ha? Sa tagasaan ba yan? Ha?